ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Hikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inakonhiyat hinirang kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Colossas. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tuwing ipananalangin namin kayo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita
ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad na nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandaang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epaphras, tapat na lingkod ni Kristo. Mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Kahoy na ulibo sa tabi ng templo ang aking katulad. Nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kukupas. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo'y ipahahayag ko kasama ng madla. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha ay magturo, magpalaya sa binanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyenan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagilingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noong hindi tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit anuman ang karamdaman ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa ilang puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapan, "Huwag munang umalis." Subalit sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinagoga sa Hudeya.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kung tunay natin kilala si Jesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng mabuting balita o ng ebanghelyo, makikita natin na sa buhay ni Jesus nung siya ay nagmimisyon, marami siyang nagagawa at marami siyang ginagawa. At ano po yung mga bagay na ginagawa ni Jesus? Magpagaling sa mga may sakit, magpahayag ng salita ng Diyos, magpalayas ng masasamang espiritu, at marami pang iba. At alam natin kung bakit ginagawa ito ni Jesus. Dahil alam ni Jesus na yon ang kanyang misyon. At kung alam ni Jesus ang kanyang misyon, alam niya ang kanyang layunin sa buhay. At ano ang kanyang layunin sa buhay? Sundan o sundin at tupdin ang kagustuhan ng Diyos Ama para sa kanyang buhay. Sa madaling salita, ginagawa ni Jesus ang kanyang misyon dahil alam niya din ang kanyang layunin sa buhay. Mga kapatid, nasubukan na po ba nating tanungin sa ating mga sarili, ano po ba ang layunin natin sa ating buhay? Bilang isang ama, ano ba ang layunin mo sa iyong buhay? Layunin mo ba na humanap ng ibang asawa? Layunin mo ba na pagkatapos mong maghanap buhay, mag-iinom ka, magsusugal ka? Para sa mga misis, natanong nyo na po ba, ano ba ang layunin mo sa buhay? Na kapag walang ginagawa, makipag-chismisan? Makipag-tong-itsan? Sa mga estudyante, natanong nyo na po ba sa iyong mga sarili, ano ba ang layunin mo? Mag-ML, maghapon? Mag-computer, mag-cellphone? Marahil sa araw na ito, pinapaalahanan tayo na ang bawat isa sa atin may layunin. Kagaya ni Jesus. At ano ang layunin natin sa ating buhay? Tupdin ang kagustuhan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kung titingnan natin ang naging buhay misyon ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi naman iyon naging madali. Maraming humusga sa kanya, maraming tumuligsa sa kanya, marami rin ang hindi naniwala sa kanya. Tila pwedeng sabihin ng Panginoon, nakakapagod ang misyon ko, nakakapagod tupdin ang layunin ko sa buhay na ito. Pero kailanman, hindi natin nakitaan ng panghihina ng loob si Jesus. Bakit? Dahil meron siyang pinaghuhugutan ng lakas. At sino ang pinaghuhugutan niya ng lakas? Ang Diyos. Kaya nga, akmang-akmaho yung ating Salmo Responsorio para sa araw na ito. Sinabi natin sa ating Salmo Responsorio, ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Mga kapatid, aminin natin o hindi, minsan nakakapagod din naman na tupdin ng layunin ng Diyos. Minsan nakakapagod nagampanan ang mga tungkulin natin sa ating buhay. Pero ang tanong, ano ang pwedeng gawin natin upang hindi tayo mapagod? Simple lamang. Kumuha ng lakas
mula sa Diyos. At paano natin gagawin yon? Magtiwala sa kakayanan ng Diyos sa ating buhay. Alam ho natin, minsan kapag nakakagawa tayo ng mali, may mga taong nagsasabi sa atin, bakit ka pa kasi sinilang sa mundong ito? Di ba? Pero tandaan natin ang pinakadahilan kung bakit tayo naisilang sa mundong ito, sa pag-ibig ng Diyos. At sa pag-ibig ng Diyos, magagampanan din natin ang ating mga layunin, ang ating mga tungkulin sa buhay. Bakit ka nga ba nasilang sa mundong ito? Hindi upang maging makasalanan. Bakit ka nga ba isinilang sa mundong ito? Hindi upang gumawa ng masama. Ang layunin ng bawat isa sa atin, mamuhay para sa Diyos. Mamuhay para kay Kristo. Mamuhay para sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, hamon po sa ating lahat, tingnan, tanungin ang ating mga sarili, ano nga ba talaga ang layunin ko sa aking buhay? At matunay nating masasagot ang katanungan ito sa pamagitan ng ating panalangin, ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit o sinasapian ng demonyo, dalihin natin sa ating makalangit na Ama ang lahat ng mga taong puspos ng paghihirap, pagkalumbay at nangangailangan na mapagpagaling na pagmamahal. Ang ating panalangin, banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang simbahan, naway mapalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang maipahayag ang ebanghelyo sa mga lalaki at babae sa ating panahon. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang nagugutom na daigdig, lalo na ang mga hindi makatarungang pinagkakitaan ng pagkain, damit o kalayaan, naway busugin ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa sa pag-alala at pagkabahala, naway makatagpo kay Kristo ng sandigan bilang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa dahil sa pagkakasakit at may mabigat na pasanin sa buhay, naway makita ang higit na kahulugan ng kanilang buhay sa pagsubok na kanilang hinaharap. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga yumao at nagdadalamhati, naway magkaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Makapangyarihang Ama, bantayan mo ang iyong pamilya. Iligtas at arugain kami sapagkat nasa iyong lahat ng aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama.
ito'y bunga na ang aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tangkapit iyong basbasan ng sangabin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Gustate et videte quoniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times, His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat in eo. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service bukas, September 7, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos.
Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.